Marami kasi nagtatanong, ano ba yung best insurance company in the Philippines? Kaso, yung mas maiging tanong ay, what is the best insurance company for you? Hello, hello everyone! Kamusta? So, welcome sa another video dito sa Wealth Arki channel. And for today, kami dalawa ni Adriel ang magbibigay sa inyo ng financial tips. So, kamusta Adriel? Bakit nakamask ka? Wala ka sa bahay nyo ngayon? Yes, nasa school kasi ako ngayon. So, may break lang kami. So, pwede ako magkasama sa inyo ngayon para mag-share ng mga financial tips ulit. Yun. So, naisip natin, Adriel, di ba, na mag-start tayo ng series of video sa channel natin, no? Mga tips pag bibili ng mga iba't ibang bagay. And kasama ba yung air fryer dyan? Oo. So, yun yung maganda na naisip natin, no? Bibigyan natin sila ng tips sa pagbili ng mga kung ano-anong bagay. Katulad ng air fryer. Ng cellphone, laptop, kotse, condo, etc. So, abangan nila yung mga iba't iba nating tips pagdating dito. But for today, ang pag-uusapan natin ay mga tips sa pagbili ng life insurance. Yes. No, lalo na sa Pinas. Dahil yung pala, hindi pa pala tayo gumawa ng video, no? Tungkol dyan. So ngayon, yan yung starting point natin. Series na to. Yes, we think na this is very important na lalo na ngayon, di ba? Because of the pandemic, syempre, a lot of people have realized the importance of having an emergency fund but also having financial protection such as insurance or life insurance. So, syempre, kadalasan sa mga Pilipino, naiisip nila na bumili ng life insurance kapag na-alok lang ng isang agent. But of course, mas maganda na meron tayong initiative to look for life insurance coverage, lalo na kung tayo ay breadwinner or meron tayong mga financial dependents. So, from your end, Adriel, ano ba yung mga dapat tandaan ng isang tao kapag bibili sila ng life insurance? Ano ba yung mga tips natin? Sige. So, based sa mga clients ko, no? So, mga 100 plus clients no, before I did my master's. So, may mga 4 tips ako, mga ka-Arki, okay, no? To get us rolling. So, tip number 1 is to know how much life insurance you need. Why? I thought may sasabihin ka, sir. Sige. Kailangan natin i-compute, no? Magkano yung kailangan natin. Because kung malaki-malaki yung life insurance natin, baka over-insured tayo. And there's actually a lot of ways to compute it, no? Actually, may blog ka nga, Sir Fitz, di ba? On how to compute your life insurance. So you can check it out, no? But technically, yung life insurance is meant for your own protection in case, knock on wood, may mangyari sa inyo. So that's why kailangan sapat din yung protection na yun in case may mangyari. So that means covering your burial needs, yung education plan, yung para sa wife or para sa children, no? Kasama yun. So kailangan i-compute, no? Kaya yun yung tip number 1. Kailangan alamin yung face amount. Madalas ko rin makita yan na meron akong na-meet, actually, classmate ko nung college. Proud na proud siya. Alam mo ba, meron akong life insurance coverage worth 10 million. Sabi ko, wow, ganun ka na kayaman ngayon. Ah, hindi naman. Pero, so, yung binabayad niya dun sa policy niya, napakalaki. But yung kanyang coverage, sobra-sobra naman. So, sayang, di ba? That's why it's important na alam natin magkano ba talaga yung adequate coverage for us, para sakto lang yung magiging gastos natin sa pagbabayad ng policy. And if ever naman kasi in the future na sabihin na natin, tumaas yung net worth natin, nagkaroon tayo ng mga additional needs, madali naman kasing bumili ng additional, di ba? Cumulative naman yan. So, I would say kung hindi nila alam kung paano mag-compute ng kanilang
life insurance coverage, isa yan sa mga pwede nating itulong sa kanila, di ba? Magkonsult na sa atin. We can do a needs analysis for them. So, yun, no? Magandang tip yan, unang-una talaga, to compute or to calculate how much you need to, how much coverage you need for your life insurance. So, ano ang second tip natin kapag bibili ng life insurance, Adriel? Actually, connected siya sa number one, which is actually know your budget, no? Because kadalasan kasi yung mga fees amounts natin, tied yan sa premium eh. So, the larger the fees amount, mas mahal yung babayaran natin. No? So, kapag hindi natin kasi alam kung magkano yung coverage natin, yun, baka kasi mag-alok na yung favorite natin na full na yan. Maliit lang yung coverage natin. No? Tapos yung kailangan pala natin, 2M. Tapos, alam mo yun, to avoid the mismatch ng mga products, and to know din kung anong product okay sa atin. Kaya alamin din natin yung budget, no? So, halimbawa, yung budget ko is like 10,000 a year. Tapos yung kailangan kong coverage, mga 2M pala or 3M. So, yun pa lang, alam ko na na term insurance yung kailangan ko. Or if let's say, mga 1M lang yung kailangan ko, wala naman akong dependents, tapos medyo laki-laki yung budget ko. So, pwede siguro mag-VUL, no? Or whole life. Kaya, importante yung budget din. Besides yung knowing how much yung face amount na kailangan natin. So, ang mga life insurance products kasi, iba-ibang klase yan, no? Yun nga, mayroong VUL, may insurance, mayroong mas focused on health. We have a video, no? Yung kayo ni Sir Renzi, different types of life insurance products. Tama. So, syempre, itong mga iba't ibang klaseng life insurance products, iba-iba din yung cost niyan sa iyo. So, mas maganda na sa iyo din manggagaling yung budget, katulad nung isang client na I think pinasa ko rin sa iyo or kinusot ko sa iyo, di ba? Ang kaya lang niyang bayaran is around 2,000 pesos a month. Yun yung kaya ng budget niya. Tapos nung nag needs analysis kami, ito yung kailangan niyang coverage. So, talagang tinulungan natin siya maghanap ng life insurance product from different life insurance companies na papasok yung coverage niya and yung budget niya. So, again, sa kanila pa rin manggagaling ito, magkano ba yung kaya kong ibayad, no, yung budget ko? And we're very sure na mas madali silang makakapili ng life insurance product na kukunin nila or bibili nila kung magsisimula tayo dun sa una-una sa tip number one natin. Ano ba yung kailangan ko? Magkano yung kailangan ko coverage? And pangalawa is, magkano ba yung kaya kong ibayad? So, yun ang ating two tips. Ano yung third tip natin? Actually, speaking of the third tip, no? Speaking of companies, yun yung third tip. Alamin kung ano yung iba't ibang life insurance companies ng Pinas, no? Marami kasi nagtatanong, ano ba yung best insurance company in the Philippines? Kaso, yung mas maiging tanong ay, what is the best insurance company for you? Kaya, kailangan alamin kung ano yung iba't ibang insurance companies. Because each company has its own products, its own premiums, tapos umiiba ito. Kaya, yung pinupush natin, di ba, or pinapayo natin sa clients natin na kapag nag-shopping tayo, hindi yung unang life insurance company bili tayo agad. Check natin yung ibang companies because baka kasi may better deal sila sa'yo na sapat sa budget nyo. And sapat sa face amount, no? Hindi naman, parang siyang grocery shopping na, hindi naman yung first corned beef or yung first basta nakita natin yung bibili natin agad. Kino-compare pa natin yan eh, di ba? Yes, and ang mga life insurance agents, I would say, madali namang humingi, di ba, ng quotation sa kanila o ng proposal. So, kung alam na natin magkano yung kailangan natin coverage, alam natin magkano yung budget natin, minsan shout out lang sa Facebook eh, di ba? Sila na ilalapit sa'yo and makakakuha ka na ng mga iba't ibang proposal. 80 comments yan, 100 likes, 30 messages, inbox. So, again, of course, para hindi sila ma-overwhelm, kasi yun din yung nagiging problem minsan. Na-overwhelm sila, dami nilang proposal, iba't ibang produkto, iba't ibang mga features. Again, dito pa rin may emphasize yung importance na alam natin kung magkano yung
coverage na kailangan natin at alam natin yung budget na kaya nating ibayad. So lahat ng proposal na over sa budget natin yung ating ang magiging premiums, pwede na kagad na cancel na kagad 'yon, 'di ba? Eliminate na kagad. So mas madaling i-sort yung mga nakita nating proposals from different companies. So yes, very important na nagsha-shopping tayo. 'Yon. So last tip natin, Adriel, when buying life insurance. Ito yung pinakamahalaga, no? And may video na tayo diyan. Yung maghanap ng okay na advisor, no? Mm-hmm. Bakit ayaw natin yung advisor, di ba, na PowerPoint lang. Tapos, di ba, kailangan kasi relationship building kapag advisor. Yes. So, kailangan nagko-communicate kung alis na siya or if may mga policy updates, nagko-communicate din siya, no? Because if wala yung advisor, tapos ikaw lang mag-isa, baka kasi mawawala ka sa proseso mo kapag kumuha ka ng life or health insurance. So that's why the advisor is there para at least you have someone to go to if, let's say, may questions ka or may clarifications or if you need something, no? Because again, yung life insurance should be giving you peace of mind. Hindi siya yung tipong nagiging stress point siya sa'yo. Kaya importante yung advisor. And yun nga, ang life insurance ay hindi yan parang candy na bibilin mo sa sari-sari store tapos tapos na, no? It is I would say a long-term product na kailangan mo ng guidance, I would say. Minsan yung mga financial advisor, ang isa pa sa mga responsibilities niya is actually to remind you na, oy, kailangan mo na magbayad, malapit na yung due date mo, or if you're having financial difficulties, yung financial advisor mo rin yung lalapitan mo na, oy, medyo hirap ako sa budget ko, meron bang pwedeng gawin para hindi mag-default yung policy ko, no? Baka mamaya may holiday premium na pwede akong mag-apply, etc. And of course, pag nag-iba na yung situation mo sa buhay, kunwari single ka tapos bigla kang kinasal or bigla kang nagkaroon ng anak, so definitely mag-iiba yung life insurance coverage natin and yung financial advisor natin. Sila rin yung pwede nating unang lapitan para i-evaluate kung enough pa ba yung coverage ko and to find solutions to that. So ang isang insurance agent, mas maganda na pinufulfill niya yung responsibilities ng isang financial advisor. Hindi lang siya ahente na nagbenta ng insurance sa'yo, but he is also a friend, I would say, no? Naging kaibigan mo na rin, magiging kaibigan mo na rin na you will maintain a long-term relationship with na, alam mo yun, gabay mo or guide mo sa iyong financial journey, no? Tama, yes, ba? Yes, just to add, no? Kailangan din yung advisor na yun parang nagmamatch kayo in terms of character and yung personality. Dahil, di ba, like what you said, kaibigan mo siya habang buhay or hanggang mag-retire siya or something. So, kailangan talaga nandyan siya approachable, no? Friendly, tapos, of course, knowing what he or she is doing. Oo. Madaling makontakt after mo bumili. Kasi mga financial advisor, madaling makontak kapag hindi ka pa nakabili, pero pag nakabili ka na, ang hirap na hagilapin. So dapat pati yun. No? Yeah. Yeah. Hindi pwede yung hi, hello, see you, never. Yeah. Dapat see you. So, siguro final question ko sa iyo, Adriel. Kunwari, meron na akong life insurance, but unfortunately, yung aking financial advisor, hindi ko na alam kung nasaan. We've lost contact. Tapos, yun, I have questions about my policy. I have questions about my financial standing, my needs. Ano yung pwede kong gawin kung ganun? Hindi ko na mahagilap yung dating nagbenta sa akin ng insurance. Actually, yan yung common pain points ng Filipinos, no? And it's something I've noticed sa mga insurance chats. So what people usually do is nag-propose sila muna sa mga insurance forums or insurance groups about their concerns. Tapos marami naman nagsasagot . So yung second option is actually checking your network kung sino yung advisor nandyan. Pwede mong kausapin, no? Malay mo, di ba, may kaibigan ka pala. Not, let's say, taga-AXA or taga-Sun Life, pero ini-ignore mo lang pala. So pwede mo siya kapitan, no? Pero if not, the other option is to go to the customer service insurance
company, and then to ask kung may available agent that can be referred to you. So pwedeng ano no, pwede mong palitan yung insurance change agent na iniwanan ka na. So madali namang i-request 'yan either through the company itself, or if you know someone or if you've met someone na who also works for that company, baka mamaya pwede na lang, ano bang tawag mo doon, i-endorse sa kanya. Endorse or change advisor. May mga change advisor first eh. Change advisor forms naman. So yes. Done. Yes. Yun. So, yeah. So, para sa akin, maganda yung mga tips na na-share natin. Very practical. And ito yung mga dapat natin tandaan kapag bibili tayo ng life insurance. Any other tips, Adriel? I think that's all for now. Mga basic muna tayo, mga ka-Arki. Baka kasi mag-notice na tayo, no? Kung advance natin. So, ayan, kung meron pa silang further questions or concerns when it comes to buying life insurance, then they can definitely leave a comment in this video or email us at admin@wealtharki.com, and tingnan natin kung paano natin kayo matutulungan, mga ka-Arki. So, I guess that's it. If you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends, and please remember to subscribe to our channel. And don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. All right. So, that's it. Thank you, Adriel. Mag-ingat ka dyan sa Singapore. And maraming salamat for watching this video. Okay, bye-bye. Bye.